Grabe na yung kahibangan mo. Pero, tara, let's do this. Let's make this shit happen. Let's hype this shit up. Bullet! Ang sabi mo, lalapag ka lang ng Pilipinas, oras na may laban na magaganap. Kapag kinausap na namin si Alvin Aguilar. Ngayon, sinabihan ko si Coach Badong, pati si Mamot. Puntahan nyo si Alvin Aguilar sa Paranaque. Kahit sino pang iharang, kahit sino pang ilaban ay walang inuurungan pagdating sa palakasan. Malamang ay kilala mo ang tinutukoy ko, ang coach ng bayan, Alexis Tolentino. Di mo kayang ipag-ipagkat matibay ang kabakal. Hi guys! Magandang araw mga kabakal. Sa video na to, pag-uusapan natin at magre-react tayo sa video na nilabas ni Kiko Matos patungkol kay Bullet mga kabakal. Si Boss Bullet po ay, ang alam natin ay pauwi na o hinihintay na lang niya yung tawag na manggagaling sa URCC para makapag-book na siya ng flight schedule pabalik dito sa ating bansa para maglaban sila ni Mamot sa URCC. At biglang naglabas ng video mga kabakal itong si Kiko Matos. Na si Kiko Matos naman talaga yung dating hinamon ni Boss Bullet na magkaroon ng isang match. Pero syempre, alam yun, hindi masyadong pinansin ni Kiko Matos itong si Boss Bullet. At ngayon, na matutuloy na yung laban ni Mamot at ni Bullet, ay mukhang umeeksena si Kiko Matos. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang sabi niya mga kabakal, sa kanyang video, ay aabangan niya raw, hihintay niya raw itong si Boss Bullet paglapag ng airport. Sabihin daw ni Boss Bullet kung anong flight, oras at kung saan siya bababa para maabangan daw siya ni Kiko Matos. At ang sabi mga kabakal ni Kiko Matos ay hindi naman daw niya lalabanan si Boss Bullet pero bibigyan niya ng isa. So hindi ko magets, hindi niya lalabanan si Bullet pero gusto niyang, parang gusto niyang magkaroon ng cheap shot. Alam niyo yun, parang yung suntok na suntok sabay takbo, yun yata ang gusto gawin ni Kiko Matos kasi yun yung pagkakasabi niya sa kanyang video. Kaya hindi ko alam kung ano magiging reaction dito ni Boss Bullet. At ako po ay nag-message at nagsabi na rin ako kay Boss Bullet na kapag siya ay pumunta dito sa Manila ay gusto ko isa rin ako sa mga sasalubong sa kanya. Kung hindi niyo po alam ay kahit paano in good terms na kami ni Boss Bullet. Although meron kaming alitan before pero dahil sa tulong na binigay niya sa akin at kami ay nakapag-usap kami ng maayos, okay naman kami ni Boss Bullet. Kaya, pag dumating si Boss Bullet dito sa bansa natin, ay gusto kong sumalubong sa kanya para pang bigay suporta. Pang hype lang din naman, di ba mga kabakal? Alam niyo naman na ako'y magaling ako mag-hype, tsaka tulong din yan sa laban ni Boss Bullet kay Mamot. So mga kabakal, isishare ko po sa inyo yung clip ng video kung saan, kung ano-ano ang mga pinagsasabi ni Kiko Matos at gawan po natin ng reaction. Pero kung gusto nyo panoorin ang full video, pumunta lang kayo sa kanyang YouTube channel, Kiko Matos. So mga kabakal, ito po ang clip ng video. Ngayon, kapal na mukha na ito ni Bullet. O, si Sugar pa talaga ang hinamon niya. Putang ina. Grabe na yung kahibangan mo. Pero, tara, let's do this. Let's make this shit happen. Let's hype this shit up. Bullet! Ang sabi mo, lalapag ka lang ng Pilipinas, oras na may laban na magaganap. Kapag kinausap na namin si Alvin Aguilar. Ngayon, sinabihan ko si Coach Badong, pati si Mamot. Puntahan nyo si Alvin Aguilar sa Paranaque. Kausapin nyo, kumbinsihin nyo na maganap to, itong laban na to. Una, nag-upload si Coach pati si Mamot na hindi matutuloy yung laban. Yung pala, it's a prank. Dahil ang totoong sinabi ni Alvin Aguilar, ituloy natin ang laban. Bullet, you are welcome to the URCC. Yun ang sabi ni Alvin. Ngayon, ito na Bullet. Para matapos na yung kahibangan mo. Para mapatunayan mo yung kayabangan mo sa social media, imbis na nagpupuputak yung butsi mo dyan sa UAE kung nasan ka sa malayo,
umuwi ka dito ng Pilipinas para matuloy itong laban na to. I'm sure pagkatapos kang gulpiin ni Mamot, ako naman ang aamunin mo. Pwes, putang ina, hindi kita pagbibigyan dahil ang dami kong ginagawa at anong kikitain ko sa'yo. Pero ito, sinasabi ko sa'yo, oras na makita kita, makaisa lang ako sa'yo, iisahan lang kita. Kaya ito, meron akong proposition sa'yo, Bullet. Sabihin mo sa akin kung kailan ka lalapag sa Pilipinas. I-hype ko talaga tong putang ina to. Sabihin mo sa akin, Bullet, kung kailan ka lalapag ng Pilipinas. Sabihin mo kung saan airport, sabihin mo anong oras, anong date. Anytime, anywhere, I'll be there. Sasalubungin kita sa airport. Sasalubungin kita na parang kamag-anak, Bullet. Makaisa lang ako sa'yo. Let's hype this shit up. Oo, sasalubungin kita, Bullet. Ilalive ko to sa YouTube ko. Gagawa ako ng content para lang sa'yo. Para lang maganap to. At para maganap tong laban nyo ni Mamot. Putang ina mong bastos ka. Kala mo kung sino ka. Papasok ka sa mundo namin. Di ka magbigay pugay, di ka rumispeto. Sige, kung bastos ka, mas bastos ako. Kung gago ka, mas gago ko. Putang ina mo ka. Let's go. Patunayan mo, kung kaya mo dalhin yung bayag mo, sasalubungin kita, putang ina mo ka. Sabi mo lang. And I'll be there. Alright, mga kabakal. So, yun yung mga sinabi ni Kiko Matos na sasalubungin niya nga daw itong si Boss Bullet. Well, honestly, mga kabakal, para sa akin, magandang idea yan. Para mas ma-hype, makakatulong yan, para mas maraming mga tao ang manood kay Boss Bullet, kinabadong, kinakikumatos, at the same time, doon sa magiging laban nila sa URCC. Pag mas marami ang na-hype, di ba mas marami ang manunood? At ang alam ko, ito ay, kung hindi ito pay-per-view, or ang alam ko, may pay-per-view, at the same time, meron siyang live audience. So, pwede kang manood mismo sa laban, at parang gusto ko rin manood. So, tingin natin. Kapag tayo free ang ating schedule, kasama ako doon sa laban ni Boss Bullet at ni Mamot sa URCC para makapanood ng laban mismo sa akin. Tsaka para bilang supporter rin. Or kung hindi man ako makapunta kung sakaling malayo, ay manunod na lang ako ng pay-per-view kung meron silang pay-per-view. At magandang idea yan. Makakatulong yan kay Boss Bullet. At sigurado marami ang maatat na makita yan. Especially, parang nakikita-kita ko na eh. Parang na-imagine ko na yung mangyayari na magkaagulo sa airport dahil lulusog si Kiko Matos kay Bullet. Pero syempre, baka magkaroon ng kaso-kaso yan. Baka magkaroon ng ano yan eh. Tawag dito ng, alam mo yun, yung mga kaso ng pag-eskandalo. So, tingnan natin kung kaya ba nilang magwala. Diba? Magwala sa airport. Kasi ang alam ko, mahigpit yan. Maraming mga ano dyan. Maraming mga pulis dyan sa airport. So, tingin natin kung makakapagwala ba doon si Kiko Matos, kung talaga nga bang malakas ang loob niyang magwala sa airport, or kung papayagan ba sila sa airport na gumawa ng ganyan, especially ni Kiko Matos, kasi baka pag nagkaroon ng scandal dyan, public scandal, eh hindi matuloy ang laban at dumiretso sa kulungan kung sino man ang manggugulo dyan. Pero tingin natin, mga kabakal, very exciting ito. Honestly, mga kabakal, nahahype ako dito, kaya napakaganda nito. Magandang mapanood to. Additional content yan at mas lalong mahahype yung laban ni Boss Bullet at ni Mamot. At tuloy nga ba, mga kabakal, ito nga ba? Ano ang inyong opinion? Ito nga ba yung wala nang atrasan? Tutuloy na nga ba si Boss Bullet papunta ng Pilipinas at talagang maglalaban na sila sa URCC? At doon sa mga nagtatanong, i-comment nyo down below ano ang inyong opinion. Ito nga ba ay scripted? Magiging scripted nga ba ang kanilang laban, ang kanilang mga trash talkan, or ito talaga ay totoong laban? Ano ang inyong opinion dito, mga kabakal? Gusto ko rin marinig ang opinion nyo. At i-comment nyo down below para malaman natin at makarating kay Kiko Matos, Boss Bullet at Mamot. Hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Captain Barbel, maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po. Bye.